Kumusta? Ako si Glenn at ngayon ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang Google EAT at kung paano nito naaapektuhan ang inyong mga SEO campaign. Pero bago ang lahat, syempre pakiclick muna ang subscribe button ninyo at huwag niyong kakalimutan na i-click rin ang notifications bell para pag may bago akong video, isa kayo sa mga unang makakaalam at unang makaka-comment sa mga ito. Simulan na natin! Para sa atin na mga medyo matagal na dito sa larangan ng SEO, ang formula ng pagpaparank ng website medyo pare-pareho lang at napasimple na. So, kailangan maganda yung pundasyon sa technical SEO ng website, kailangan rin inayos mo na yung on-page SEO. Kailangan regular at maganda ang pagpapublish natin ng content at syempre dapat medyo aggressive ka pagdating sa link building lalo na kung kulang pa sa ganun ang iyong website. Over time, naayos natin ang mga bagay na to, na-optimize lalo, and within 6 to 12 months, marami sa atin nakakakita na ng mga increase sa rankings tsaka sa organic traffic ng mga website na ino-optimize natin. Yung formula na yan, noon pa natin ginagamit, simula pa man ng Google, at hanggang ngayon naman effective yan sa maraming industriya. Pero, kung mapapansin natin lately, medyo humihirap ng magparank gamit yung formula lamang na yan sa mga industriya na under sa tinatawag na YMYL or Your Money, Your Life dito sa Google. Pag sinabing YMYL o Your Money, Your Life sa SEO, ibig sabihin nun, ito yung mga industriya kung saan may kinalaman sila sa kalusugan, sa buhay ng tao, sa buhay pinansyal ng tao at generally sa well-being ng mga tao. Na tipong pag nakakuha ka ng mali o malicious na information sa mga yan, maaring ikapahamak mo at seryosong mga consequences ang mangyari sa buhay mo. 2014 pa man, medyo nasasaad na yan sa Google Quality Raters Guidelines. Ibig sabihin, ito yung guidebook o biblia ng mga quality rater na employee ng Google. Ang isang quality rater, isa siyang employee ng Google na nagre-review ng mga search results. Minsan, tens of thousands of search results per day ang nire-review nila para makita kung yung algorithm ng Google successful niyang napapaangat yung mga pinakamagagandang website at napapalagay niya sa ilalim yung mga website na hindi masyadong kaaya-aya. Ayon din sa Quality Rater Guidelines, itong mga industriya na napapabilang sa YMYL, dapat magkaroon ng mga website na mataas ang kanilang EAT o Expertise, Authority at Trust. Nang sa ganon, masisiguro na yung impormasyon na nakukuha ng mga tao sa kanila, pati yung mga transaksyon na nangyayari sa kanila, more or less ligtas at magagaranti ang seguridad ng users ng Google. Nung una, medyo nice to know lang yung impormasyon na yan. Kumbaga, alam nating mga SEO yan pero hindi natin masyadong pinansin at hindi pa natin lubos na naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito para sa way natin ng pag-o-optimize ng mga websites. Pero bandang 2018, nalaman natin lahat ang kahalagahan nitong EAT na mangyari yung tinatawag na Google Medic Update, kung saan naglabas ng isang core algorithm update si Google na una niyang pinababa yung mga dating dominante na websites pagdating sa health industry, and then yung mga website na dating nasa ilalim ng page 1 o nasa bandang page 2, nagsimula na sila naman yung umangat dahil ang nakikita ng maraming eksperto, ito yung mga website na mataas pagdating sa EAT. Tinawag itong Medic Update dahil napansin ng journalist sa search engines na si Barry Schwartz na ang mga unang apektadong mga website ay yung mga health-related. Pero kalaunan, pati yung mga finance-related websites at iba pang mga sensitibong websites, nagsunuran na rin pagdating sa volatility o pagbabago ng kanilang mga search results. Mula noon, ang mga pinakamagagaling na eksperto sa SEO, pati mga pinakakilalang mga SEO agency, nag-o-optimize na hindi lang gamit yung mga dating ranking signals, pero lagi nilang iniisip yung pagpapataas ng EAT ng kanilang mga website. Pero ano nga ba talaga itong EAT at paano natin mai-improve sa sarili nating mga campaigns itong mga to? Ito ang ginagawa namin dito sa searchworks.ph pagdating sa proseso na yan. Yung unang-una is E as in expertise. Dinidefine sa Oxford Dictionary na ang isang expert ay isang tao na may mataas na skills o kaalaman pagdating sa kanyang industriya. Ibig sabihin, maaari itong maging mga scholar, mga talipantas, mga paham at kung ano-ano pang katalino ng mga tao
pagdating sa kanilang naturang mga larangan. Pero maaaring itinatanong nyo sa akin, paano sir yung mga taong nagkukunwari lang ng mga expert? Kasi kahit sino naman pwede nilang ideklara na eksperto yung mga sarili nila, at sa panahon ngayon ng social media at ng internet, sobrang daming mga tao na may malamang dyan sa mga tabi-tabi. Ang masasabi ko, yung Google, syempre, alam din niya yan. Alam niya na maraming mga durobo na tao dito at nagpapanggap na magaling sa kanilang mga larangan, pero pawang mga bula ang propeta lamang yung mga yan. So gumagamit si Google ng kung ano-anong mga signals para malaman kung eksperto ka talaga o hindi pagdating sa iyong naturang industriya. So ano ba itong mga tinitignan ng Google at paano mo mai-improve yung website mo according to this? So yung unang-una niyang titignan kung blog man yan, yung author bio dun sa blog post. Ito yung part sa bandang ibaba na may text, minsan may picture pa ng author na nagpapakilala kung ano man yung mga credentials ng author na yon. Pag nagsusulat ang mga authors ng website nyo, ipakilala niya sila kung ano yung kinalaman nila dun sa nature ng content na sinulat nila. So kung example tungkol sa physical therapy yung sinusulat nilang content, dapat lamang na isang doktor na may credentials sa physical therapy yung taong yon at nasasaad yung impormasyon na yon sa kanyang author bio. Isaad mo kung saan siya graduate, saan siya nagpa-practice ng kanyang physical therapy, anong mga ospital na yung kanyang napagsilbihan, and so on and so forth. Pati yung years ng experience, tsaka yung pagtutok niya sa mga conferences o pagiging isa niyang author sa mga publications, magandang ilagay mo dun sa author bio. Hindi naman dapat sobrang haba niyan, pero syempre yung mga pinakamatitinding accomplishment ng isang eksperto sa isang industriya, dapat mapapabilang lahat dyan. Sunod sa kanyang author bio, kasi pwede namang gawa-gawa lang yan ng kahit sino, ang isa pang signal ng pagiging isang eksperto yung mga author profiles sa ibang website nitong mga eksperto na to. So for example, kung doktor nga yung taong yan, malamang sa hindi, meron din pages sa mga ospital kung saan siya napapabilang, kung saan pinag-uusapan siya at nasasaad ang kanyang profile. So kung galing man yan sa Makati Med o sa St. Luke's Hospital, usually ang mga website ng mga hospital na yan, meron mga pages kung saan our expert o our doctors or our medical team, ganyan. Tapos bawat isa sa kanila, malalagay ang picture, pati yung mga credentials doon. Minsan may clinic hours, office hours, contact numbers, at kung ano-ano pa. So doon, medyo nakikita ni Google na legit na tao nga ito, eksperto nga talaga siya, at dapat kong i-honor itong content na ginawa niya. Yung mga ibang social media accounts at profiles ng eksperto natin, pwede ring magsilbi bilang signal kay Google. So kung meron siyang YouTube channel kung saan pinag-uusapan yung mga nagawa niya sa kanyang field at nagbibigay siya ng tips, pwede yon. Ang kanyang LinkedIn profile, isang matibay na katunayan din na isang eksperto itong taong to sa field, kasi makikita doon lahat ng kanyang mga credentials para siyang online na resume. Yung mga ibang social media accounts, pwede rin kapulutan yan. So for example, kung si Doc Willie Ong yan, wala tayong lahat na duda na isang tunay na medical doctor to, dahil makikita naman natin na valid lahat ang kanyang medical advice sa kanyang mga videos. Asawa niya, doktor din, and nire-respeto talaga ang kanyang mga pananaw sa industriyang yan. So, malabong hindi nakakakuha ng signal si Google na isang eksperto, si Dr. Willie Ong, sa larangan ng medisina pagdating sa kanyang mga social media accounts. Ganun din kung mathematician man yan, engineer man yan, stockbroker man yan, dapat lahat meron siyang mga author boxes, meron siyang mga credentials sa isang website kung saan pwedeng pagkatiwalaan yun ng Google. Maaring sa PRC website, yung listahan ng mga taong pumasa sa board exam, maaari ding nakakakuha dyan ng signal si Google pagdating sa expertise. So maraming iba't ibang paraan para patunayan yan. Pero other than those, dapat yung quality rin ng content. Ibig sabihin, mukhang eksperto yung nagsulat, kapupulutan ng aral, punong-puno ng impormasyon, punong-puno ng entity mentions, at kung ano na pa. Ibig sabihin, kung nagle-claim ka na doktor ka, dapat doctor level yung pagkakasulat ng article. At kaya nga meron mga tao na manually nagbabasa at nagre-rate ng content quality at website quality ang Google precisely for that, para maintindihan niya, nga mukhang legit talaga itong taong to, expert siya. Dapat bigyan natin ng mas prioridad ang kanyang mga ginawa pagdating sa pagra-rank dito sa Google. Pangalawa sa Google EAT, yung letter A as in authority
O ibig sabihin, hindi dapat eksperto lamang yung mga authors natin, dapat authority rin sila para mabigyan ng mataas na prioridad pagdating sa mga search results. So ano nga ba ang isang authority? Ang authority, hindi lamang siya basta-basta maalam, pero sikat pa siya. Ibig sabihin, kilala siya ng maraming mga eksperto sa field at sinusundan at nire-respeto ang kung anumang sabihin niya tungkol sa field na to. So for example, sa mundong to, maraming mga epidemiologist na nag-aaral tungkol sa outbreak ng pandemic na COVID-19. Pero kaninong opinion ang pinakaginagalang sa ngayon? Maari mong sabihin na si Dr. Anthony Fauci ng Amerika ang top expert sa epidemiology ngayon at siya ang pinakikinggan ng tao, lalo na ng White House, pagdating dito sa mga matters na may kinalaman sa COVID-19. Ibig sabihin, sa kahit anong industriya, maaring maraming mga experts yan, pero may mga levels ang pagiging eksperto at ang pinakamataas na antas ng pagiging eksperto, isa kang authority o otoridad pagdating sa larangan mo. Isa pang example dyan, kung pina-follow mo ang mga business news o economics, maraming mga ekonomista dito sa bansa natin sa Pilipinas, pero sino-sino ba ang mga authority? Pwedeng sabihin ng ilan sa atin na authority si Professor Winnie Monsod ng UP Diliman dahil bukod sa matagal na siyang nagtuturo ng economics sa pinakasikat na universidad dito sa Pilipinas, madalas pa siyang ma-interview o may section pa siya sa mga TV show kung saan pinapaliwanag niya ang mga pangyayari sa bansa at kung ano pa yung mga implikasyon nito pagdating sa araw-araw na pamumuhay ng Pilipino, lalo na sa ekonomiya natin. So paano natin mapapatunayan sa Google na ang ating mga author at ang ating mga content pieces ay sinulat ng authority at may otoridad respectively? Ito yung mga tips ko. Unang-una, medyo clue na dyan yung authority, parang domain authority, backlinks, syempre. Wala nang mas matibay pa na way ng pagsasite o pagre-refer ng isang content piece o source ng information than a backlink, lalo na kung do-follow yung backlink na yon. Mas marami kang links na natatanggap, mas mataas yung authority level na nakikita sa'yo ng Google. Mas matindi ka pang authority kung nakakakuha ka ng mga links galing sa mga .gov websites, .edu websites, at iba pang mga high authority website na may kinalaman yung industriya o yung field of knowledge dun sa kung ano man yung sinasabi ng nasulat mo sa internet. Other than that, meron pang mga ibang authority signals. Minsan kahit walang link pero madalas na ma-mention yung pangalan mo at ma-cite yung mga sinabi mo or ma-quote ka, lalo na sa mga news websites, matinding signal yan ng authority pagdating sa Google. Maari rin naman kung meron kang Wikipedia page tungkol sa business mo or sa'yo as a person, magandang authority signal din yon kasi hindi kahit sino pwedeng magkaroon ng Wikipedia page. So ilan lamang yan sa mga way para pakita mo o i-demonstrate mo kay Google na authoritative yung content mo at authority yung taong yon pagdating sa larangan niya. Dumako naman tayo ngayon dun sa T ng EAT, which means trustworthiness o gaano ba katiwa-tiwala yung website at content na ipinapublish mo sa internet. Mahalaga na yung nagsulat ng content, yung sinulat niyang content, at yung website kung saan nakapublish yung content na yan, lahat yan respetado at mapapagkatiwalaan ng taong bayan para sundin nila yung advice mo. So ano ba yung mga tinitignan na signals ni Google pagdating sa trustworthiness ng isang website at isang author? Number one, dapat mapapatunayan mo na yung author na yon isang totoong tao na may tunay na identity at tunay na credentials, kagaya ng mga sinabi natin doon. Ibig sabihin, hindi pwedeng by admin lang yung byline ng mga content pieces sa isang blog or mga gawa-gawang pangalan lang ang nilalagay mo dyan. Kayong mga Pilipino na link builders at nag-outreach, kilalang kilala ko na kayo. Ang hilig nyong gumamit ng mga peking pangalan pag gumegas post kayo, tapos gagawa lang kayong peking litrato nila sa mga author box. Medyo nakakatulong naman yung link na ginagawa nyo, pero dahil hindi isang expert yung lumalabas sa author boxes ng mga yan at hindi siya tunay na tao, nababawasan yung trustworthiness ng content. Pangalawa, yung website kung saan napapublish yung content at yung brand na nire-represent ng website na yon, dapat maia-associate ni Google sa isang physical location. So dapat meron talagang address kung nasan man yung business na yan. So for example, itong searchworks.ph, hindi lang siya basta-basta SEO agency kung saan meron mga SEO expert kami,
dapat sinasabi rin namin sa Google My Business pati sa sarili naming website kung saan located yung office namin. Gayon din, kung isang doktor yan, dapat meron address yung website niya kung saan siya nag-clinic o saan yung hospital na yon. Kasi bakit naman hindi mo ipapaalam yung mga tao kung saan ka mahahanap physically kung wala ka naman tinatago at tunay na katiwa-tiwala ang advice na binibigay mo. Bukod pa doon, dapat din tinataglay ng website mo ang mga web pages na may kinalaman sa mga karapatan at legalities ng iyong operasyon. Ibig sabihin, dapat meron kang isang web page na indexable kung saan nasasaad ang iyong mga terms of use. Dapat din may malinaw kang privacy policy, especially dito sa Pilipinas. Meron tayong Data Privacy Act. Dapat meron din tayong webpage kung saan ginagaranti mo ang pagkapribado ng data na ine-enter doon ng mga tao na gagamit ng website mo. Mas maganda rin kung HTTPS yung gamit mong protocol sa website mo. Ibig sabihin, secure yung palitan ng datos mula sa website sa kanyang server papunta sa iyong browser at mula sa iyong browser pabalik ng kanyang server. HTTPS, kung hindi mo pa nilalagay yan, medyo mali talaga ang discarding mo sa SEO, kaya dapat ilagay mo na talaga. Kung e-commerce naman ang iyong website, dapat malinaw yung mga product descriptions. Kung original yung mga produktong yan, dapat ginagaranti mo at ini-state mo. At kung peke man yung mga produktong yan, dapat may konti ka namang disclaimer. Dapat mapagkakatiwalaan talaga ng tao, malalaman nila ilan yung days ng gugugulin para ma-deliver yung produkto sa kanila. Malinaw dapat ang iyong return at refund policy and so on and so forth. Bukod pa doon, dapat din tinataglay ng website mo ang mga web pages na may kinalaman sa mga karapatan at legalities ng iyong operasyon. Ibig sabihin, dapat meron kang isang web page na indexable kung saan nasasaad ang iyong mga terms of use. Dapat din may malinaw kang privacy policy, especially dito sa Pilipinas. Meron tayong Data Privacy Act. Dapat meron din tayong webpage kung saan ginagaranti mo ang pagkapribado ng data na ine-enter doon ng mga tao na gagamit ng website mo. Mas maganda rin kung HTTPS yung gamit mong protocol sa website mo. Ibig sabihin, secure yung palitan ng datos mula sa website sa kanyang server papunta sa iyong browser at mula sa iyong browser pabalik ng kanyang server. HTTPS, kung hindi mo pa nilalagay yan, medyo mali talaga ang discarding mo sa SEO, kaya dapat ilagay mo na talaga. Kung e-commerce naman ang iyong website, dapat malinaw yung mga product descriptions. Kung original yung mga produktong yan, dapat ginagaranti mo at ini-state mo. At kung peke man yung mga produktong yan, dapat may konti ka namang disclaimer. Dapat mapagkakatiwalaan talaga ng tao, malalaman nila ilan yung days ng gugugulin para ma-deliver yung produkto sa kanila. Malinaw dapat ang iyong return at refund policy and so on and so forth. At yun po ang aking mga tips pagdating sa pag-i-improve ng iyong EAT sa website. Hindi siya madali, hindi siya isang bagay na basta-basta mo lang mapepeke, pero ultimately para sa benefit lahat ito ng mga users ng Google, dahil ibig sabihin yung mga website na matitira sa bandang itaas ay yung mga tunay na legit na mga website na deserve talaga nilang mag-rank. So again, ito po si Glenn D. Maandal ng searchworks.ph nagsasabing good luck sa inyong mga SEO campaigns. At kung may mga katanungan kayo or comment sa aking discussion, pakisabi na lang sa baba, sinasagot ko lahat yan. Yun lamang po, and until next video, bye-bye!